Sa litratong ito, na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang isang sundalo ng Philippine Navy na nilalapatan ng lunas. Pasintabi sa mga nanonood, kita sa larawan ang kanyang kamay na napatulan ng hinlalaki. Ang sundalong ito ang isa sa mga nasugatan na magpang-abot ang Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin kahapon ng madaling araw. Nangyari ito habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang insidente ng ito ang unang banggaan ng China Coast Guard at Philippine Navy matapos ipatupad ng China noong Sabado ang sarili nilang administrative law enforcement procedure na aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng teritoryo raw nila. Walang gaanong detalye sa inilabas na pahayag ng National Security Council o NSC kagabi. Sinabi lamang na kahapon ng umaga na unsyami ang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Dahil ito sa agresibong aksyon ng China kung saan binangga at hinatak nito ang sinasakyang inflatable boats ng mga sundalong Navy ng Pilipinas. Kinundina ng NSC ang aksyon ng China. Walang binanggit ang NSC na may nasugatang sundalo. Ang sabi naman ng spokesman ng China Coast Guard sa isang pahayag, lumabag daw ang Pilipinas sa pangako nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boats sa Ayungin. Kaya bukod sa pagbigay ng warning at pagharang, sumampa raw ang China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon sa loob. Sabi ng China, legal at professional ang ginawa nilang ito. Pero bukod sa mga kwentong ito, nakakuha ang GMA Integrated News ng karagdagang mga detalye mula sa dalawang magpagkakatiwalaang source kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga pwersa ng Pilipinas at China. Ikwento ng unang source na isang opisyal na may alam sa nangyaring misyon. Bukod daw sa pagkaladkad sa rigid hull inflatable boats o RIB, binutas pa raw ito ng China kahit may sakay ng mga sundalo ng Philippine Navy. 7 sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan sa insidente. Ang isa sa kanila naputulan pa daw ng daliri. Ganito rin ang ibinigay na detalye ng isa pang opisyal na matagal ng source ng GMA Integrated News na nakakuha ng initial report sa nangyari. Bukod raw sa pagbutas sa inflatable boat, binasag din daw ang salamin nito at sinira ang engine gamit ang isang maso. Sinamsam pa daw ng mga Chinese ang mga baril ng Philippine Navy, pati na ang mga cellphone ng mga sundalo. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, 4 na RIB o Rapid Hull Inflatable Boat ang hinostage ng China. Pero ibinalik din sa Pilipinas matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon. Ipinakiusap din sa China na makuha ang mga sugatang sundalo sa isang medical evacuation. Ibinagbigay alam na namin sa Department of National Defense, National Security Council at sa Armed Forces ang mga impormasyong hawak ng GMA Integrated News para humingi ng reaksyon. Pero wala pa silang tugon hanggang ngayon.